Media House Express, home of news and entertainment. Kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaservisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Media House Express, home of news and entertainment. Kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaservisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Gusto niyo bang malaman ng mainit na pinag-uusapan sa showbiz at sports? Subaybayan na ang internationally renowned entertainment journalist na sina Boy Villasanta at ang Philippine showbiz analyst at activist na si Art Tapalya sa The Net. Dito lamang sa Media House Express sa Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Tambalang Villasanta at Tapalya. The Net, National Entertainment Today. Magandang magandang umaga po ng Miyerkules, magandang umaga, Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo matimlay ang aking boses sapagkat ako po ay nagpapalakas pa sa aking ubo. Anyway, at kanina nga po ang traffic po sa Baclaran banda sapagkat ang dami siyempre ng mga debotong pumapasok sa tahanan ng ating mahal na ina na laging sa klolo. I mean, for araw ng Miyerkules, ito po si Art Tapalya. Nagpupugay sa inyo dito po sa The National Entertainment Today, dito po sa Media House Express. As usual po, ang aking katoto na si Boy Villasanta ay medyo mahuhuli po ng konti. Siya po ay nasa asakyan pag sa kasalukuyan. Ewan ko kung siya makikipag-remote sa atin sa kanyang kinauupuan sa bus sa asakyan niya. Katong Boy, are you okay? Hindi. Okay. Mga kaibigan, yamang ating hinihintay ang pagdating ni Totong Boy, atin lang po munang talakayin o pasadahan natin ang kahapon nating pag-usapan tungkol sa pagpapadala ng Pilipinas sa pamagitan ng FDCP o ng Film Development Council of the Philippines na pinamumunuan ni Tirso Cruz III sa pelikulang Iti Mapukpukaw, na ibig sabihin ay The Missing, na siyang nahirang na best film sa 19th edition ng Cinemalaya International Film Festival dyan sa PICC nung nakaraang August 13. At dahil nga po dito ay nagbigay ng pondong 1 million pesos ang FDCP para sa initial campaign ng grupo ng director para ito ay maramdaman sa mga guild ng academy. Pero mga kaibigan, ang isang milyon ay ang tanong ko nga saan ba aabutin ang 1 million na yan, 'di ba? Kasi nga sa Hollywood po kasi mga kababayan, bago ka po maramdaman ng buong akademya nila, kailangan padalhan mo ng ilan ba ang members niya ng bawat guild, ang Actors Guild, ilan sila diyan, papadala mo ng kopya ng pelikula mo. Kung hindi man yung kanilang mga presidente lang, whatever, mga voting members nila, ang kanilang production designers guild, ang kanilang screenplay writers guild. Ang dami pong diyan, dapat bigyan ng kopya ng pelikula mong ilalahok natin sa Oscars. Kaya lang yung 1 million nga po nabigay FDCP sa Iti Mapukpukaw ay palagay ko siguro paano lang yan ang pambili lang ng ticket yan ng mga delegado papunta roon sa Oscars. Ganun pa man, sana mapakinggan tayo ng mga Ayalas, na ila MVP, ng yung mga pwede ba i-realign natin yung budget na sa confidential fund ng ating so yung mga nambulsa doon sa kanilang
PDAF fan nung araw nung kakutsaban ni ano Janet Lim Napoles. Sa ano yung kailang nakutsaban na ano doon, nakurakot, inabas muna nila at itulong sa team ng Iti Mapukpukaw. Hindi ba kaso tomboy? Are you okay? Anyway, so isa pang balita mga kabayan. At sasabi ni, ano, gusto sabi ko kay Kuya Benjo, Benjo, ating bagitin yung ano, yung damit ni Brilliant Team, Andrea Brillantes na worth, magkano ba yun? Sabi ko, magkano bang worth nun? Sabi Kuya Benjo, 250 million ang worth. Ako nagitla mga kababayan, 250 million, isang damit lang. My God! Sabi ko, anong klaseng damit yun? Sabi ni Kuya Benjo, Tito Art, ang kanyang damit ay nasasabitan ng mga ano, rhinestones? Hindi, mga diamante. Anong diamante? Ay, ano kasi Swarovski na Russian diamonds. Ay, naku, mahal nga yan. Pero sabi ko, how come she was able to carry that dress? Ganun kabigat yun. Ano ba ang Swarovski? Parang ano yan, mga salamin na pag sama-sama yan, pabigat na rin yan. My God! 250 million worth? I stand corrected dito, Benji. 320 million pala ang worth na yon. My God! Diba siya gagawin? At isang, at palagay mo ba, isang araw na gagamitin yun sa ball lang gagamitin yun? Hindi. I'm sure, sa halaga ng kanyang gamit na yon, dapat eran pa ulit ni Andrea Brillantes yan sa iba pang okasyon. At marami ang nag-aano, ang tataas ng kailang kilay, sabi nila, malamang ang pagsusuot ni Andrea Brillantes ng damit ni ganun kamahal ay isang statement. Statement? Para kanino naman ang statement na yon? Hindi ba, mga kababayan? Sabi nila, malamang yun ay papatutsada niya kay Richie Rivero na nagtulusira sa kailang pagmamahala na siya ipinagpalit sa isang konsehala ng isang bayan sa Laguna na ang pangalan niya ay huwag na lang natin banggitin kasi hindi naman siya taga showbiz eh. At saka si Richie Rivero ngayon kaya lang naging tampok ang kanyang pangalan sa show business dahil siya ay naling kay binibining Andrea Brillantes na isang habang lumalaon na artista ay lalong siyang gumagaling. At talagang kaya nga lang napasin ng mga tao ang kanyang unti-unting pag... Diba? To look at her! Diba? She's really pretty. At teka, ang kanyang mukha, sophisticated na akala mo suplada, unang tingin. Pero nung araw nga, I don't like her. Una ko makita sa libang palabas yung katabal niya katunggali niya si Francine Prieto. Sabi ko, my God, sabi ko si Andrea is, kaya nga, ang maraming kasabi na statement yon yung kanyang pagsusuot ng 320 million worth of gown sa ginamit niya sa ABS-CBN Grand Ball ay isang statement. Patutsada kay Richie Rivero. Anyway mga kababayan, isa muna tayong break lang sandali. Sapagkat dating ng aking katoto. Hello, good morning. Welcome, katotong boy. Break muna tayo, Kuya Benjo. Thank you. Media House Express, home of news and entertainment. Kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaservisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Media House Express, home of news and entertainment. Kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaservisyo sa taong bayan.
Media House Express, home of news and entertainment. Gusto nyo bang malaman ng mainit na pinag-uusapan sa showbiz at sports? Sabay-bayan na ang internationally renowned entertainment journalist na sina Boy Villasanta at ang Philippine showbiz analyst at activist na si Art Tapalya sa The Net. Dito lamang sa Media House Express. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Tambalang Villasanta at Tapalya. The Net, National Entertainment Today. Hello, good morning Kuya Boy, welcome sa ating program. Yeah, we missed you a while. Ano naman yon, mga ilang minuto lang mga kaibigan, na magandang umaga po, si Boy Villasanta. At ang pinag-uusapan ngayon ay yung 300 plus million gown ni Andre Brillantes na sinuot niya sa ABS-CBN Grand Bowl 2023. Uh-huh. Ay nako, grabe ano. Sabi nga, yung aking kapatid, Art, si Ate Lily, na ngayon ay nanonood, ay sabi niya, uy, ang gaganda ng mga gown. Sana nung nandun ka sa ABS-CBN, hindi kasama ka niya. Sabi ko, oh, okay lang, ganyan-ganyan. Wala naman ako dun ngayon. Eh. Matagal-tagal na yon. That was water under the bridge. Akin na kasing tanong, paano nadala ni ano yon ni Andre Brillantes yung ganung kasing kabigat na gown, sapagkat ang Swarovski diamond crystals na yan galing sa Russia ay pag naipon-ipon niyan mabigat yan dalhin. Ay oo. Kasi doon kay ano, kay Albert Figuera, nakita ko yung sabi niya, tito Art, like, hawakan mo to. Ilan pa sabi niya, 50 pieces pa lang yan ha, nakadikit sa ano, sa tela. Mabigat, 50 pieces pa lang ha, na Swarovski. Swarovski. Ano yun? Ginto? Russian diamond. Russian diamond. Na ano yung pagkatapos nun, isasabit lang ni Andrea sa kanyang cabinet o sa kanyang closet, no? Para pagkatapos nun ay, kasi siyempre pag mga artista, parang pag nagsuot ka ng isang beses, tapos nakita, halimbawa in public pa rin, no? Na televise o di kayo nakuno ng photo, na publish, na naging spread out sa mga dyaryo, sa mga magazine, no? At sa internet, no? Lalo na sa social media. Sabihin nila, ay, naisuot na yan. Luma na yan. So, paano yan gagayahin ng mga pangkaraniwang tao? So, kaya ang mga pangkaraniwang tao ay gusto din magkaroon ng mga ganyan, mga kamamahal na gown. Teka, katotong boy. Maraming kasabi na ang pagsusuot ni Andrea, ni Andeng, sa ganun kasing kamahal na gown ay isang statement. Ganon? Kay Richie Rivero. Dahil? Na nagtuloy sila sa kanyang pagmamahalan. Kung baga sabihin, hey, look at me now. I am wearing a 320 million worth of gown after you left. After you left me, oh, diba? Kita mo, meron akong 300 plus million gown para. Yan ba yun? Yan ba Kuya Benjo? Yan ba yan? Look at that. Oh my God, talag. Grabe, ano? Oo, saka napakaganda niya ngayon. Eh, syempre, dumadalaga na siya lalo, di ba? At yun nga, may isa ding komento naman dito sa kay Cassie Legaspi. Oh, at saka? Sabi ni Darren Espanto, nag-react siya na sa kanyang post. Oo, na ang kadate ni Cassie ay si Catherine Bernardo sa ABS-CBN Grand Bowl 2023. At ang reaction naman ni Darren ay, is it okay with me? Kaya lang, ang emoji niya ay, may luha. Crying emoji. Ay, best friend lang naman yung siguro. Oh. Yung talagang, dahil kahit naman babae, di ba, syempre, meron kang mga close-close na, kung sino-sino, di ba? Actually, sa akin, ano yun? Ano yung ni Cassie? Para, you know, alam mo naman ang kailan lang. Kasi ang kinarelasyon nilang dalawa, ano na kung umami na ba sila? Na sila na? O ano pa lang?
ano pa lang sila, getting to know each other pa lang. Pero mukhang napoformalize na. Kasi sabi yung mga statement nila, ano yung mga kaibigan ay marketing din yan eh. Oh, yung mga ganyang sususpend mo muna yung disbelief ng mga tao o yung termo na yung marketing. Mas kung magaling niya kay Kuya Hilbilas na nabubuhay pa siya. Ay naku, Artemio, PR packaging yan. Oo. Marketing strategy yan. O kasi kung PR at saka promotion. Naku, hindi mo muna, halimbawa kanyari, nasulat o na ibalita na si ganito at si ganyan ay mag-shota na. Siyempre, pag nakita ng mga reporter o ng mga TV reporter at mga print reporter o social media bloggers, ang isang concerned na tao na mayroong sinasabing ka-boyfriend na o ka-girlfriend na, i-deny muna, di ba? Para mayroong mahabang kwentuhan. Para mahabang kwentuhan. At yung exposure, di ba, sa media, di ba? Libre ang publicity. Oo, kasi kung aaminin mo agad, yung suspense wala na at saka yung pagkalat ng impormasyon lalo na nung kakabit ang mga pangalan ay mapuputol agad, di ba? So kailangan yon ibitin mo ang mga tagapanood, ang mga tagabagbasa, ang mga tagahanga, ang mga taglahat ng mga tao na gusto makabalita tungkol sa ganyang mga issue, di ba? I agree, of course, of course. O tumpoy, isa pang highlight para sa akin na hinaganap na ball ng ABS-CBN itong nangyari sa Makati Shangri-La ay yung muling pagpapakita ni Barong Geisler, ang isang magaling na aktor sa ganung klaseng event. At talagang after 14 years sa kasiyo ulit bumating sa ganung klaseng kasiyo sapagkat he was banned by the network dahil sa kanyang pagiging, di ba, ano siya pag nakainom, makulit. O di kaya ay makulit at gumagawa ng eksena, di ba? Di ba meron tayong mga kaibigang mga katotongbon, meron tayong mga kaibigang mga sa media, meron tayong mga kaibigang mahilig uminom, hindi ba? Pag magiinuman na, meron isang dalawa o isang reporter na dalawang talagang gumagawa ng eksena, talagang paglasing na. O, pag dapat paglasing na, oo. Isa dyan sino? Malala mo? Parang namayapa na eh. Oo, namayapa na. Anyway. Pero siyempre, marami pa rin mga... pero ngayon parang nakapupunan ko, regulated na ang mga movie press sa ganyang mga night out parties. Wala no? Na. Meron pa ba? O, ano lang siguro, a handful siguro meron. Pero yung dati natin na pagkatapos ng mga press con, ang mga reporter, bakla, punta tayo sa ganitong lugar, ito tayo punta tayo sa Cubao. Sa watering hall. Oo, sa watering hall natin. Kasi yung the library, parang, ang the library yata ay hindi pa nagbubukas, no? I do not know. Oo, kasi yun yung istambayan din ng mga movie reporter. Tapos sa Cubao noon, yung mga Winchell's Donut, na ngayon ay wala na rin, no? Yung Mr. Donut naman nila Fernando Guzman dyan sa may Pantranco, aktibo pa rin. Pero yun nga, parang hindi naman, hindi sila masyado ngayon na regular na nagkikita, no? At may gusto kang batiin, Art? Okay, doon makita yung mga Tito Bench, hindi ko mabasa yung ating greeters. Hello, hindi ko mabasa masyado. Good morning, thank you for the greetings. Parang malabo ang ating screen, ang ating... Oh, malabo ang mata mo. Ako farsighted na, kaya... Si Nora... Anyway, good morning. Good morning sa inyong lahat. Hindi namin po mabasa, pero gagawa natin ng paraan niya. Ikot, hello, kumusta? Si Ikot, sabi niya kahapon, hindi siya nakapanood kasi marami siya mga ginagawa, no? Pero ngayon... Kay Antonio, hello, Antonio. O kay William, good morning, William. Thank you for watching. And ito pa sabi yung ating, mali ako yung laging nanonood. Ang kapatid ko, si Jose Bobby Tapalia ng Batangas City. Hello, Bobby, kumusta kay Monica, sa kay Clea, sa kay daddy ninyo, kumusta dyan?
Ingat kayo palagi. Thank you very much. At napapag-usapan na din si Catherine Bernardo. Art, kanina nga, nasabi mo yung kay Cassie at saka kay Catherine Bernardo, no? Si Catherine Bernardo po at saka si Dale De Leon ay nakatakda ng pumunta sa Hollywood para sa premiere night ng pelikulang A Very Good Girl. Boy, I'm telling you. Ay, ibang kasi ang dating ng pelikula sa akin, ha? At ang galing ng director ni Lon. Si Peterson Vargas, no? Kasi yun, a new director? Meron na siyang nagawa noon at siyempre, iba na din ang management yun ng Star Cinema dahil si Olive Lamasan ay advisor nila. Hindi na siya yung head ng Star Cinema, no? Iba na yung head ng Star Cinema ngayon. Pero nandiyan pa rin sila Malu Santos at si Malu, si Olive Lamasan kahit si Charo Santos Concho ay meron pa rin pagmamalasakit sa Star Cinema. Pero Kathy Molina, wala na rin. Ay, nandun pa rin sila. Very active pa rin. Yung mga yan, kasi sila yung mga gulugod, no? Backbone ng Star Cinema. At sana nga ay magtuloy-tuloy na yung pagkita ng pelikulang Pilipino dahil, kumbaga, kakompetensyang mahigpit ang live streaming. At ito nga... At nakakalito ba yung pelikula niya ni Anno Peterson? Crispy, talagang malutong ang at hip ba hip na hip nung manood ako, maraming nakapagkayak kay ano kasi araw ng mga senior citizen pero maraming pinapunin ng mga bata kasi nakikita ko ang pila ng mga batanda sa kaliwa ang mga regular paying ano theater goers sa kanan nakikita ko ano pa panoorin mo ano po ito dapat pala Art, ikaw ay kasama sa pelikulang Monday First Screening ni Gina Alara at saka Enrique Davao dahil ikaw ay laging na kikita at nakakapanood sa mga senior day ng mga sinihan sa Monday, Pasay Tuesday, o sa Makati. Ay libre. Pasay lang. Pasay lang. Ah, okay. So itong mga panonood ng mga seniors ay napaka magandang experience sila, no? Yung kanilang magandang karanasan ay nakakapag-exercise sila, nakakapaglakad, papunta sa sinihan, nakakapagbigay ng magagandang mga impormasyon o mga reaksyon sa kanilang napapanood, di ba? At hindi lang katotumboy. One time, hindi ako natutunan ng mga dapat at hindi dapat gawin. At siyempre, inuupo tayo, di ba? May katabi ako sa aking upuan. Lalaki pa nga, actually. Uy, walang, basta katabi mo lang yan, katabi ko lang, kumakain siya ng anong popcorn. Bila ko umubo. I cover my mouth. No? Oo, siyempre. Pag ubo ko, tumingin sa akin. Maya-maya, lumipat ang upuan. Nandire. O di kaya, naniniguro. Okay. Naniniguro yan for health reasons. O dahil anyway. Dahil nga, kahit na nag-cover ka pa ng mouth mo, siyempre, kulub yung loob ng sinihan, di ba? So, baka inisipin niya ay mag-transmit agad yung mga bakterya, mga virus. Napapin din pala yung ganun. Ay, siyempre. Pero alam mo, nung bago mag-pandemic, meron na nagsusuot ng mga face mask. May nakasakay ako sa bus na naka-face mask. Parang nakakapagtaka. So, bakit kaya nag-face mask ito? Hindi, parang... Kapirot lang naman yung parang na ako, na offend, no? Kasi siyempre katabi ko siya, parang ba ito? Ako ba ay nakakahawa? Pero yun ay hindi naman mag... Yung pala, ayun ang pupuntahan natin in the... di ba? In the process, no? Yung nag-pandemic, lahat ay mag-face mask at face shield din, no? Kumbaga. Kaya nga, yun... tayo ay mayroong mga proteksyon sa ating mga katawan para hindi tayo makahawa ng kaumanuman ang bakterya na ating pwedeng dalhin sa kapwa natin, di ba? Oo. Ano ko itong boy? Ang laki ng tulong sa akin ng aking ubo, yung aking pagkain at tatlong araw pagkain ko ng dalanghita na bago ako uminom ng tubig na mainit sa aking katawan, sa aking At lumuwag ang aking paghinga. Sa tulog din ng carbocystin na nabili ko sa Oy, dapat yung carbocystin dito, no? Lagi mo lang yung binabanggit, no? Libre na ngang publicity, libre ng commercial. Tapos, napansin ko, kagabi, ang tulog ko, tuloy-tuloy, na hindi ako inubo hanggang umaga pagising ko. Talaga? So, okay na ako. Kaya,
Thank you sa Dalanghita at sa Hot Water. Maraming mga artista na Dalanghita lang ang kanilang almusal din. At saka yung yung lemon nilalagay sa tubig, no? Maraming nagbabaon niya sa shooting, sa mga kanilang mga journey, sa kanilang mga trip, mga travel, o kahit na pangkarniwan lang na pagkilos sa kahit sa bahay, no? Meron silang naka-reserve na tubig na mayroong nakababad na lemon para sa kanilang health consciousness, di ba? Dapat lang talaga. At ako nga, mabuti ka pa nga, abaw nga ako sa iyo kasi nga araw-araw talaga hindi mo nakakaligtaan ang mag-exercise. Ay, mga kaibigan, napaka ginhawa po. Hindi nga ako ngayon nakapag-exercise ng masyado, konti lang dahil yun nga, nakita kong oras ay alam ko na ma-late na naman ako kaya pinaspasan ko na lang, hindi natapos po yung aking exercise isang nga. Oras, dati isang oras pag-exercise. Oo, pag Sabado na wala tayong broadcast at Linggo, I see to it na I spend at least 1 hour in my workout. No? Simpleng workout lang, mga kaibigan. Bending, jumping, stretching, yun po, mga simple lang pero pinagpapawisan tayo ng husto. Nakikita ko pati ang mga jaw mo, pinapagalaw mo ng palawat ka ng yung gano'n, yung kasi vocalization din yun eh. Vocalization din yun, art, at kailangan gawin mo din yun. Gawin din po natin, mga kaibigan, kung tayo ay kailangan maglaan tayo ng oras kasi yung paggawa naman sa bahay, halimbawa sa bahay po, di parang yan ay exercise na din nyo, yung habang hindi kayo nagluluto o nagkukudkod ng nyog o di kaya ay naghihiwa ng mga sibuyas o bawang para sa pagluluto ninyo, kayo po ay kumilos-kilos o unat-unat habang kayo ay nandyan sa kusina at kung kayo ay halimbawa nasa sala din, no? Bending-bending at kung anok-anok pa na mga pagbabanat ng buto. Napag-usapan natin yung video. Meron ka bang napalabas na video natin? Kasi pinag-uusapan natin, hindi natin nabanggit kahapon. Napakahalaga nito kasi sila ibahagi din ng showbiz, no? Of course. Yung mga miklat. Si Banawi Miklat, no? Si Banawi Miklat, mga kaibigan, ay singer, no? Siya po ay nagkukoloratura, di ba? At saka nagtuturo din yan, ano, no? Ano yan, di ba? Ano yan siya? IP, sa mga IP yan. O sa mga indigenous people. Ito pong mga miklat ay talagang kapuri-puri. Ang kanilang commitment sa lipunan, no? Yung kanilang ina si Alma Cruz Miklat, na isang engineer, nagtapos sa UP. Pero sila, nung mga 1970s, yung martial law, sila ay exiled sa China kasi sila ay tinutugis, no? Tinutugis sila ng Marcos dictatorship. Kaya sila ay pumunta sa China at dun... doon nga ipinanganak ang kanilang panganay na si Maningning Miklat. Maningning Miklat. Na isang poet, isang painter na sa kasamang palad, mga kaibigan, nagtuturo po siya sa FEU. Nito lamang bago mag-millennium, no? O nung millennium time, mga early 2000, siya ay nahulog sa FEU at syempre bumagsak, namatay. No, so si Maningning Miklat po ay binigyan ng isang ng foundation ng kanyang pamilya at ginawang Maningning Miklat Foundation. Okay. Si Maningning Miklat po ay isang artista. Siyempre, ang mga artista po hindi lamang hindi lang yung mga napapanood natin sa TV ng mga teleserye o mga sa pelikula o sa entablado. Sila po yung mga painter artista rin, di ba? Yung kinukwento mo kanina, yung Sining Pilipinas sa programa dito, ay alam ko na tinatalaki yung ganyang paksa at sila ay maganda din na sila Miklat ay mag-guest dito din ng live sa Sining Pilipinas din at sa iba pang programa, di ba? At alam ko na ikaw, Art, noong panahon ng mga martial law ay sinabi ko nga sa mga Miklat, kay Alma at saka kay Banawi, lalo na kay Alma, sabi ko, alam mo, dapat kasama ko dito si Art Tapalia kasi you should be talking the same language dahil si Art din noon ay nakipaglaban at sila din ay nakipaglaban. Marami silang ginawang libro, di ba, na publish.
Diba? Pero ako, sunog eh, ewan ko ba? Ay, sayang. Pero ako, yung sabi ko kay Alma, bago ko ma-interview, Alma, hindi ako masyadong familiar sa inyong lahat, no? Kay Banawi Miklat lang, dahil napapanood ko siya, nababasa ko siyang madalas tungkol sa showbiz happenings. Si Banawi, grabe yung pangalan, Banawi, ano? Oo. Yung isa naman, Maningning, no? O talagang, sabi ko nga, Alma, ano ba Alma, ano ba ang iyong background? Sabi niya, nagtapos ako ng engineering sa UP at doon ko nakilala si Mario Miklat, ang asawa niya, no? Na naging head ng Asian Studies ng UP noong mga panahon na yon, at sila nga ay anti-establishment noon, kaya sila ay... Centers sila. Saya sila ay naging... exiled sa parang sila si Cecil Gidote tsaka si Harrison Alvarez, no? So pakinggan natin kasi nga itong si Maningning Miklat mga kaibigan, di nahulog sa FEU. Ano sa nahulog, sa hagdanan? Sa building eh. Oo, sa building. Sa bintana. Hindi malinaw yung kwento ni Alma, pero yun nga, nahulog at wala namang kaso, no? Walang kaso, wala namang foul play. Wala namang ganon. Kaya nga sila ay malungkot na mag-asawa, at ang trahedya dito, Art, na gustong alisin ni Alma sa isipan ng mga Pilipino ay yung urban legend sa FEU na pinag-uusapan ng mga estudyante doon. Siguro kahit hindi estudyante, kahit mga professor, mga manggagawa sa FEU, okay, na nagmumulto daw si Maningning doon sa FEU. Magandang palalimin yan. Gusto ni Alma na huwag yun ang pag-usapan. Na pag-usapan, nawawala kasi yung pagiging artist, yung pagiging makabayang artist, makabayang alagad ng sining ni Maningning, kundi ang lumilitaw sa buong FEU. Mahilig kasi tayo doon. Ganun eh. Yun yung epekto ng social media, lalo, no, na yung mga ganyan, mga, at saka epekto din niya ng journalism sa slanting eh, yung anong nakaka-attract sa mga readers, sa mga viewers. Pero diba? Mind you, katotong boy, ang kasabihan, at naniniwala ako dyan, ang isang namayapa, nagbabalik siya para magparamdam, ay merong ibig sabihin. Kaya dapat talagang laliman ang pagtalakay diyan. Anyway, So pa ipakita natin ating interview kay Alma Cruz Miklat. Okay. Yan po sa tribute po kay Maningning Miklat sa FEU. Okay. Mga kaibigan, ang kapiling naman po natin ngayon ay isang icon na rin na matatawag natin sa panitikan, sa sining, at sa kultura. Mga kaibigan, ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Miss Alma Miklat. Magandang araw sa iyo, Alma. Magandang araw din, boy. Of course, itong event na ito sa FEU ay isang napakahalagang pagtitipon, at ito ay tungkol sa iyong anak na si Maningning Miklat, no? Mayroon siyang foundation na Maningning Miklat Art Foundation. At ano ang participation mo dito, Alma? Ako yung presidente ng Maningning Miklat Art Foundation na founded in 2001. Since 2003, we've been holding the poetry, Maningning Miklat Poetry Award. Bale, so this is a biennial poetry award, dahil pagka ginaganap ito tuwing odd-numbered years, like this year, no, 2023. During even-numbered years, we hold the art award. So lahat ng mga even-numbered years, like nagsimula kami 2004, art award naman. So kasi si Maningning ay hindi lamang makata, kaya magaling siya sa poetry, at may libro na siya na pinublish, Trilingual Book of Poetry in English, Filipino, and Chinese, kundi isa rin siyang artist. Sa katunayan, ang kanyang nanalo siya sa Art Association of the Philippines, no, AAP, ng grand prize sa representational painting, no, abstract, noong 1992, habang estudyante pa siya sa University of the Philippines. So kaya dahil doon sa kanyang pagiging artist at pagiging poet,
o Makata, yun ang naging ano batayan ng Maningning Miklat Art Foundation na amin ng binuo para sa kanyang alaala at para mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan, bata pang mga Makata at artists, no? Maitaguyod namin sila, matulungan sa pamagitan ng mga competition at award. Patuloy silang makapag-sulat ng dula at makapagpinta. So, nakakatuwa na nagpapatuloy yun at ngayong taong ito ay nasa poetry kami at ang Maningning Miklat Poetry Award ay ginagawa namin dito sa Far Eastern University kung saan nagturo si Maningning ng naong nabubuhay pa siya. Ikaw isa ding artist, no? At ang iyong asawa na si Mary Miklat ay isa ding artist, no? Writer, artist, at mga teacher din kayo, no? So, ikaw, Alma, anong impluensya mo kay Maningning sa kanyang pagiging artist? Siguro ang masasabi ko, no? Binigyan namin sila, kami ng aking kabiyak na si Mario, na isang educator at naging dean ng UP Asian Center bukod sa pagiging mahusay na manunulat at nakapaglimbag na rin ng ilang aklat, maraming aklat, ay naging supportive kami, no, sa aming mga anak. Kaya si Maningning, nung nakitaan namin ng talino at talento mula pa nung maliit siya, ay in-encourage namin, ano, yung kanyang hilig sa pagpinta. Kaya nung kami nasa China, dahil kami ay na-exile o na tumira sa China nung panahon na martial law, we stayed there from 1971 to 1986, no? At doon pinanganak ang dalawa naming anak na si Maningning at si Banawe. Nine years old, no? Kinuha namin siya ng isang master sa Chinese painting. At nag-aral siya ng Chinese painting. So, mahusay siya sa Chinese painting. At pinagpatuloy niya yun, nang nag-aral na siya, naman siya sa UP, ay napag-aralan niya rin ang Western painting naman. Ano? Kaya yung napanalunan niya sa AAP ay obra niya bilang estudyante ni Chabet. No? Yan ang kanyang professor si Chabet noong panahon na yun. At ang painting na yun ay nasa GMA. Nasa GMA Network, no? Anong klaseng painting ito kung larawan mo sa ating mga tagapanood? Ito, oil painting na abstract. Ang titulo ng painting ay Trouble in Paradise. Okay. Paano naging interesado ang GMA Network sa painting na ito ni Maningning? Nung isinali niya yan sa competition, ano, sa AAP nga, dahil na rin na nagustuhan din ng kanyang teacher na si Chabet at siyang nagsabi sa kanya na, sige, isali mo yan sa AAP competition. Ang nagkaloob ng cash prize, no, ay ang GMA. So nakuha nila ang karapatan sa painting na yun. Nabasa ko sa kasaysayan ni Maningning na of course kayo nga ay pumunta sa China. What did she die of? Nahulog siya dito sa FEU noong 2000, September 29, 2000. Okay. Paano nangyari yun? Meron bang, kumbaga, paano nangyari ang aksidenteng ito? Hindi ko masasabi, no, kasi kami ng aking kabiyak, no, ay nasa US noong time na yun. Okay. Malaman na lang namin na kami sumugot pa uwi. Malaman namin na nahulog siya at akala namin una na sa ospital ang punta namin.
yung pala itutuloy na kami sa funerary of us. Yeah. At kaya ba dito yung mga kaibigan po si Alma Cruz Miklat, ang ano feminist, artist, professor, engineer, sila po ay na-excel nga sa China, no? At, ano sila? Self-exiled ata. Oo, parang sina ano sina Selgidote Alvarez at Sunny Alvarez. At ayun nga po, yung Maningning Miklat Foundation ay mayroong mga tribute sa kanya noong pong last week sa FEU dahil nagturo po din si Maningning Miklat, no? At yan pong sila Miklat ay mga close po yan sa mga writer tulad ni Butch Dalisay. Si Butch Dalisay na screenwriter nung Tahanan Empire. Sure. Oo, Pidlakaba. Paralanot. Oo, mga showbiz team po mga kaibigan. Kaya hindi po yan yung parang naiiba na sino yan. Ano yan, screenwriter yan ng mga pelikula nila. Alam mo, sila Butch Dalisay, screenwriter yan ng mga pelikula ni Ninyo Mulak, ni Leheldo Coronel, di ba? One time, nabagat yan si Mario Miklat. Maroon siyang collaboration na ginawa sa isang project, ano ba, basta isang ano, kasi writer yan si Mario Miklat. Oo. Maroon siyang ginawang collaboration project, I think. Pero I forgot the title of the project. Pero he's a good writer and he's a very, very, very nationalist writer. Progressive at that. Oh, ang daming libro nga daw sinulat na ngayon ay nasa mga popular bookstore, national bookstore, no? At ito namang anak nila, si Banawe, ay hiwalay na kay Jensen, no? Isa pong Australian pala. Huh? Si Jensen. Ano? Australian, no? Hiwalay na siya. Okay. So, nung kaharap namin, alam mo kung sino kaharap namin nung nagkukwentuhan kami ng mga Hiwalayan Blues nila Banawe Miklat sa kanyang asawang si Jensen, na Jensen, ay walang iba kundi si Joey Bakiran, si Romulo Bakiran Jr., isang poet, Romulo no? Romulo Bakiran Jr. And alam mo ba, Art, nung workshop na yun, poetry workshop, mga kaibigan yon, nandun si Danny Bibas, nakita ko dun sa logbook. Kaya tinext ko siya, hanap-hanap ko, Art, wala dun sa loob ng hall, no? Sabi ko, asan ay dinidiscussan yung mga poetry ng mga bata, ng mga estudyante, ng mga taga-FEU at iba pang university. At syempre yung mga tula nila, yung aramihan mga, yung may rhyme, no? Yung nabutan ko. May tugma. Oo, may tugma. Yung naabutan ko, no? Oh. Hindi ko alam yung mga naunang mga sinaliksik. Yung... Binigkas. Binigkas at yung hinimay, no? Hindi ko alam kung may free verse doon, no? Pero itong mga nakita ko ay yung merong rhyme, no? May tugma. At si Banawe Miklat ang MC, no? Dito sa pagdiriwang ito at itong ang sabi ko bakit sa FEU kasi maganda daw ang reception ng FEU kay Maningning Miklat dahil nagturo din doon, no? At itong FEU ay sa mga doon sa Pumanaw, di ba? Ang FEU ay sa mga ano din, di ba? Sa tiyan ni Chris Aquino, di ba? Reyes silang, yan eh. Oo, sa mga may-ari niyan ay yung mga Reyes at mga Kohuangko ba? Kohuangko o sa side ni mga Aquino. Kohuangko eh. Mukhang Kohuangko. Anyway. Ayun po. At tayo ay may panayam din kay Banawe Miklat, no? Talaga? So, imagine niyo po ang Banawe Rice Terraces. Yung po ipinangalan si Banawe Miklat na isang artista. Isa pong artista, isa entablado, laging napapanood sa Cultural Center of the Philippines. At sa iba pang mga tanghalan tulad ng UP. Okay. Yan, oo. Yan po. Ito po ang ating panayam kay Banawe Miklat tungkol sa pagbibigay ng parangal sa kanyang kapatid na si Maningning Miklat. Ito po. Mga kaibigan, kapiling po natin si Banawe Miklat dito po sa Far Eastern University. At of course, tatanungin natin, bakit ka nandito ngayon sa FEU, Banawe Miklat? Napakahalagang araw po nito.
Itong kaganapan sa FEU ngayon ay 4-in-1 event ng partnership ng FEU at Maningning Miklat Art Foundation Incorporated. Katatapos po natin ngayon ng workshop sa Filipino Poetry kung saan merong 5 FEU participants at 5 non-FEU participants na nagpakita, nagbahagi ng kanilang tula, tapos winorkshop ng facilitators na sina Ginoong Romulo Bakiran at Ginoong Carl Oril. Pagkatapos nito, pagkatapos ng tanghalian, ano, pupunta naman tayo sa exhibit hall kung saan mag-o-open ang exhibit ng ilang mga dating nanalo o dating naging finalist ng Maningning Art Awards naman at mga artist ng IARFA ng FU. Pagkatapos nun, babalik ulit dito ng 3 o'clock ng hapon para naman sa book launching ng Ningning at Liwanag, antolohiya ng 10 nagwagi ng gawad Maningning sa tula ng 2,000 hanggang 20,021 book launch yun. Tapos yung 2023 MAFI or 2023 Maningning Poetry Awards. Ayun, so yun po, buong araw tayo ngayon, September 27, 2003, sa FEU Manila. Bunawe, ano oh, ang significance ng Maningning Miklat Foundation sa iyo bilang siyempre Miklat ka rin, kapatid ka ni Maningning, no? Ano ang significance nito sa iyong sining at kultura? Napakalaki po ng significance ng MAFI, ng foundation sa akin bilang artista ng sining at sa napakaraming mga estudyante ko sa pagtuturo din po. Unang-una, nagbibigay pugay kami sa mga nagawa ng kapatid kong si Maningning Miklat nung buhay pa siya bilang artist, visual artist at bilang manunula. Pangalawa, ang Maningning Miklat Art Foundation, dahil gumagawa kami ng Poetry Awards at saka ng Art Awards, no, nai-inspire namin ng mga estudyante 28 years and below na magsulat o magpintura. At ito'y napakalaking bagay po kasi ang patimpalak na ito, tulad ng nabanggit ko, para sa 28 years old and below, karamihan po ng ibang patimpalak, medyo marami silang kalaban na mas may karanasan na. Pero dahil dito lahat nagsisimula, lahat may pag-asang makapagbukas ng pintuan para sa kanilang sariling sining. At ikatlo, pinakamahalaga po para sa akin, dahil sa mga nagagawa ng foundation, nakakatulong po ito sa mental health ng mga taong nagiging bahagi nito. Nagiging bahagi bilang mga nag-a-apply ng pagsusulat o ng pagpintura o yun lang, ma-inspire sila na magsulat o magpinta dahil mayroong patimpalak na ganito. At mental health po nila dahil sa mga natututunan sa bawat taon na ginagawa natin to. Minsan may kasamang concert ang aming mga awards, minsan tulad ngayong araw may kasamang book launch. Lahat po ito nagiging bahagi ng pagbibigay pag-asa at pagpapayapa ng utak natin. Ikaw bilang artista, ano ang pagsusulong mo sa iyong sining bilang sa pag-arte, lalo na, no? So, kumusta ang pag-arte mo, ang iyong profession sa pag-arte, aside from your being a teacher? Ngayon po, dahil siguro sa edad, hindi ako active sa pag-arte. Pero nandun ako sa panahon na nakakapamili ako ng mga proyekto. At ang mga proyektong pinagtutuunan ko ng pansin ngayon ay yung, tulad na nabanggit ko, may kinalaman sa pagtakal ng mental health. Yung pong merong proseso ng healing. Merong proseso ng exaltation. Merong proseso ng pagpapataas ng pagtingin sa sarili para mas maging mabait sa kapaligiran at sa ibang tao. Okay. Maraming salamat, Bunawe. Maraming salamat po. Yan, mga kaibigan po, si Bunawe Miklat Johnson.
Wala no na, more. Wala. Oo, hiwalay na sila. She's pretty, ah. I remember his father, kamukha niya tatay niya. Siya tatay nila is gorgeous and, talaga, pahimik ang tatay nila, pero magsalita, talagang mapalingong ka. Kaya lang, sa kasamaang palad, namatay noong 2021. Ka-Facebook ko pa siya. Talaga? Oo. Pero, yun nga, ka-Facebook ko siya, hindi naman kami close, no? Pero, siguro yun yung mga association sa mga tao na ito, i-friend ko nga ito. Ako naman, accept ng accept, no? Siyempre, So, yung ganon. So, si Banawe Miklat, so, no? So, mamaya, ang ating papuntahan ay, opening ng Halimaw. Salsuela ng Philippine Educational Theater Association Pre Marcello na ang sumulat ay si Dr. Isagani R. Cruz na ngayon ay naka-wheelchair na raw at hindi na makapagsalita pero nakakasulat daw unti-unti sabi ni Ma'am Cecil Quidote Alvarez. At boy, si Dr. Isagani Cruz napaka-soft-spoken na tao. Kala mo, at ang gumawa ng ng libreto ng Halimaw sino? Ay siya rin. At ang gumawa ng musika kung sino si Ginoong Lutgardo Lusa Labad. So mga yung Lutgardo Labaw po mga Labad. Labad ay siya po ay isang veteranong musician na maraming ginawang mga pelikula, Tinimbang Kaunit Kulang, ano pa, isa, dalawa, tatlo, tatlo, talwa, isa, yung mga lahat po ng mga Lino Broca. Yung kanyang... Yung mga Ora Pro Nobis kaya siya ba? I don't think so. Kaya ano na yan eh. Ang isa si Stella L, sila... Ay, Rodevere yan. Oo, yung sister Stella L ni Mike De Leon. Si Lutgardo Labad ay taga Bohol po at kababayan. Baclayon, Bohol. At kaibigan siya ng aking kaibigan doon na naging ka-member ko sa Tanghalan Silangan ng Rubber World Philippines. So, Adidas. Art, mukhang tayo ay mapapaalam na. Bukas po mga kaibigan, abangan ninyo ang mga ibibigay naming mga ulat pan-showbiz sa inyo. Ito po si Boy Villasante, pansamantala nagpapaalam. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Arta Palya, nagpapaalam pansamantala. Hanggang bukas po ng araw ng Webes, dito po sa The National Entertainment Today, dito po sa Media House Express. Good morning, Pilipinas. Salamat po at mabuhay kayo. Thank you, Kuya Bench. Kuya Joel. Joel, Mervin, Alan, Irma, Gia, maraming salamat po sa inyong lahat. Gusto niyo bang malaman ang mainit na pinag-uusapan sa showbiz at sports? Subaybayan na ang internationally renowned entertainment journalist na sina Boy Villasanta at ang Philippine showbiz analyst at activist na si Art Tapalya sa The Net. The National Dito lamang sa Media House Express sa Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Tambalang Villasanta at Tapalya. The Net, National Entertainment Today.